Hi! Magandang-magandang hapon sa ating lahat at sa aming manonood at sa aming mga taga-subaybay at sa aming mga kaibigan. Ito po si Ray Pumaloy, no, ang makasama nyo sa buong 30 minutes ng aming show, May 11, 2021. Kaya lagi po namin sinasabi, ito pong aming programa na walang atrasan sa telling sa chika. Super galing ang Abantel Liling! We'll be right back. Don't go away. Ayan, and I'm back. Oh, from outer space. Oh, di ba? I will survive. Ayun, maraming salamat. Naku, napaka-special po ng ating hapon ngayon dahil sa totoo lang, matagal ko na po itong kaibigan at sa talaga sa pinaka, as in pinaka-paborito kong artist, no, sa balat ng lupa. Actually, talagang hands down ako talaga dito, hats off ako talaga dito sa aking kaibigan na to. I considered her kaibigan kasi sa totoo lang, napakabait nito, napaka-accommodating at wala po siyang mean bone at wala po siyang issue ng kahit na, no, again sa kapwa niya artist at napakahusay, world class. Marami tayong pag-uusapan sa kanya at later on papakilala na natin, pero kinakailangan muna nating i-share itong ating live, ano. Jason, na-send mo na ba sa atin ang ating link para at least ma-share naman natin to sa ating mga odd at sa okay. So, dyan lang muna kayo, ha? Magwalis-walis muna kayo sa inyong mga paligid. Charot. Hindi ba? Ayun. Okay. So, na-share na natin. At yon. Okay. So, sa totoo lang, mga kaibigan, ay talaga namang malakasan itong aking kaibigan. Sa totoo lang, naku, talaga namang isa sa mga iconic Pinoy artist na nagbigay ng karangalan pagdating sa live music sa Las Vegas at sa iba pong panig ng mundo. At siya po ay tinaguri ang Asia's Nightingale. At talaga naman, alam mo, ang dami-dami talagang gumagaya dito. At hindi pa nauso talaga ang whistle. Eh, sa kanya na talaga nang galing ito. At maraming mga kaibigan ako na nakasama ko sa comedy bar na ginagaya siya. No, at yung iba na nag-abroad na, pero until now ang kanyang music ay talaga namang pumapaimbulog pa rin sa airwaves at kahit saan, sa totoo lang. At nako, sa totoo lang, alam niyo kung bakit to, medyo na mental block ako kasi iniisip ko na kung ano yung gusto kong itanong sa kanya dahil marami tayong gustong itanong sa kanya, sa totoo lang. At eto na nga, nako, ang paborito kong singer. Ang bukas na lang kita mamahalin. O, di ba, kinata niya. At ang sandarating ang umaga at nung first concert niya talaga sa Araneta Coliseum, hindi ko talaga yung pinalagpas. At sa totoo lang, ay nako, eto na, marami tayong pag-uusapan. Ayun na nga. Okay, please welcome here at Abante Liling. My friend from years na. The only, the one and the only Asia's Nightingale, Miss Lani, Miss Lucha! Grabe sa intro! Thank you, kapatid. Hello po sa inyong lahat. Nako, kamusta na kayong lahat? Kamusta ka na, kapatid? Eto, surviving. At kinakailangan talaga, huwag muna tayo maansya-ansya. Dapat makompose tayo. Dapat, katulad nga lagi mo sinasabi, na dapat maniwala yung faith natin sa Diyos, hindi ba? Hindi natin ito talaga binibitawan. Dapat pa nga pagtibayin natin. Hindi ba sa panahon ngayon? Correct. But anyway, naku ha, maraming salamat at sa inimbitahan mo ko. Alam mo, ngayon ko lang naman, pasensya na po sa inyong lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano? Pero po, ngayon lang ko naman nalaman, ikaw kasi ngayon mo lang naman yata ako inimbitahan para maging guest dito sa iyong show. Eh kasi naman naghahanap talaga ako ng naghahanap ako way kung paano kita maimbitahan. At nagkataon nung huling pagkikita natin sa PressCon, hindi ba kasama yata nung si Christian Bautista? Teka, show ba ito? Dito tayo nag-PressCon sa may Quezon Avenue. Yoon. Tapos
Hindi ko matandaan kung anong show ito. Pasensya na, ha? 3 years ago na yata. Two years ago. Oo. And then, sinabi mo sa akin, kung meron, if there's anything I want to relay para sa'yo, di ba, binigay mo sa akin ang number ni Sir Noli. Papa Nols, si Papa Nols. Ayan, at maraming salamat, Papa Nols. Talagang hindi mo talaga ako binigyan. Nasakit ang ulo ng stress. Thank you so very much. Nako, talagang napakabait mo, Papa Nols. Ayun. Para naman gusto kong nang umano nito. Ne, thank you, kapatid. Thank you for inviting me. Ano na ba? Ano na ba ang mga... Kumusta ka na? Kumusta naman ang buhay pandemya? Ito, lagi itong natatanong sa'yo, pero... Paano ka gumagalaw? Kasi alam naman natin na isa ka sa pinaka-busy na artist, na pinay-artist, na hindi ka talaga natitigil. Pero ngayon, di ba lahat parang tumigil ang takbo ng mundo natin? Mm-mm. Yes, oo. Isa, busy ako, naging busy. Siyempre, of course, malaking pasalamat at dahil somehow, you know, syempre, trabaho means biyaya, you know. So, pre-pandemic, ano, ang daming, syempre, shows, kabi-kabi lang mga corporate shows, mga guestings, mga maliliit, mga malalaking shows, iba-iba. And then, eto na, dumating na nga ang hindi natin inaasahan na darating sa ating lifetime itong pandemic na to. At tama ka, tumigil lahat somehow, ano? At nagbigay ng kakaibang experience itong pandemic na ito sa bawat isa sa atin. Siyempre, maraming mga pagbabago na nangyari. Unang-una, dahil kailangan nating, especially last year, ano, talagang naka-lockdown tayo, syempre, kailangan nating tumigil muna sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay natin na nawala ang lahat ng mga supposedly na gagawing shows or trabaho. Ganun din naman siguro talaga sa ibang tao, hindi lang sa entertainment business, yung mga, you know, empleyado, mga trabahador, lahat, di ba? Lahat naman natigil. Kaya ganun din ako, ganun din sa karamihan sa amin ng mga artists, natigil din yung mga trabaho namin. Ano na po ba yung mga dapat na scheduled concerts mo abroad at saka dito na medyo na compromise or natigil or postpone? Ako, napakarami. Oo, alam ito, mo. 2 years. Ano yun, sorry? Napakarami nito for sure. Oo, actually nga, last year, ano, may mga nagbi-meeting na kami. Hindi ko pa masabi kung sino, pero nag-uusap na kami for, uunahin namin supposedly ang US shows, ano, doon kami muna mag-tour. Another, ano to ha, another female big artist. Magta-tandem kami at gagawa kami supposedly ng shows, tour sa US muna, and then dito namin idadali naman sa Philippines. Nawala yon. So, isa yon. Supposedly, 2020 yon, for the year 2020. And then, maraming nakalinya, maraming mga plano, maraming nakahilera na plano na gagawin. Pero of course, lahat yun nawala. Kasi syempre, hindi naman talaga tayo pwedeng mag-gather, hindi pwedeng magkaroon ng malaking crowd in one venue. So, hindi talaga po pwede. So, wala. Walang naganap kahit isa doon sa mga pinlano na mga shows na yun. So, I guess we'll just have to wait a little bit more and be a little bit more patient, you know, if hopefully, and you know, all of us are praying that somehow all of this chaos will eventually end, and you know, talagang completely will disappear
on the face of the earth. And 'di ba, para naman magpatuloy uli tayo sa mga supposedly binuo natin na plano, mga goals, at hopefully maisakatuparan din yon eventually. Friend, alam ko katulad ng pag-usapan natin na nung February pa kayo nandito sa Pilipinas and correct, parang at parang pinigil kayo ng COVID, ng lockdown para makauwi sa Amerika. Mm-mm. Tama ka. Bali kasi dumating kami ni Papa Knowles dito last year of February. Dumating kami, I think, parang mga third week or second week of February noon, because nga meron kaming concert ni Basil Valdez. Okay, may concert kaming dalawa, two night concert 'yon kami ni Basil Valdez. Ang ganda ng show na 'yon. Hindi ako nagyayabang, pero alam mo 'yung maganda 'yung show kasi of course Basil Valdez, you know. So anyway, umalis kami sa Las Vegas. Oh my gosh, hindi ko na matandaan ko anong date 'yon, pero umalis kami doon nung kapapanganak pa lang ng panganay kong anak. So, yung baby, yung apo namin, was only about 10 days old when we left Vegas. And now he's 1 year old. So, we're here na for over a year. So, nung dumating na nga kami, din nag-concert na, no? Ng February 28 and 29. Oo nga pala, may 29 ang February last year. Di ba? Siyempre, di ba? Puro, di ba, February 28 lang lagi, di ba? Yeah. But anyway, so 28 and 29 yung show namin last year. And then, yun na, the following month, March 15 yun eh. March 15 na nag-declare na ng lockdown that we have to stay in our respective homes and not go out. Yun na yun. Supposedly, ang flight namin pabalik ng Las Vegas was April. Mm-hmm. So, syempre, wala na, di ba? Hindi na kami nakauwi. Nag-lockdown tayo ng March, tapos hindi pa rin pwede ng April, ng May, hindi. So, walang flight naman talaga nun. Nagsara rin ng mga ang mga airports at saka mga travel maraming restrictions. So hindi na kami naka-uwi sa Las Vegas. We attempted to reschedule our flight, pinaiba namin yung ticket, pero hindi na rin po pwede kasi mag-start na kami ng The Clash ng first week of September. So talagang hindi na kami naka-uwi ng September. So So, nagtrabaho na ako sa The Clash. August naman, dumating ang August of 2020, you know, nagkasakit si Papa Knowles. He had a heart attack. August yun. Siguro a few days after my birthday, na heart attack siya. And then, pinasok ko siya sa hospital, and then he had a triple bypass surgery. That was August 17. And then, so, okay naman, ayos naman yung naging, operasyon niya. nakapag lumipas ang September, buong September. October, kapatid. October 8. Hindi pa siya fully recovered sa kanyang, siyempre, di ba, ikaw ba naman triple bypass yung dinaanan mo? Siyempre, nagpapagaling ka pa. Kumbaga, hindi pa 100% bumalik yung health niya, di ba, yung katawan niya. Kumbaga, ang tawag mo ba doon, nag-re-recuperate pa rin. Recuperate. O, nagre-recover pa rin. October 8, kapatid. Kaming dalawa, pareho, nagka-meningitis. Okay. Nagka-meningitis kami. Alam mo, iniisip, you know, syempre, kasagsaga ng COVID nga last year, ano? Syempre, nananalangin ka sa Panginoon. Panginoon, please, iligtas nyo kami at iligtas nyo kami sa dreadful
disease na itong COVID na ito at saka ang mga mahal namin sa buhay. 'Di ba? Nagpe-pray kang ganun na sana po yung mga na nagkasakit, eh sana po pagalingin nyo, ganyan, ganyan. Hindi nga kami nagkasakit ng COVID, iba ang ibinigay sa amin. Meningitis, which is I feel parang mas matindi. Kasi, kapatid, sinabihan kami dun sa ospital na kung na-late kami pa ng konti, may kalalagyan kami doon sa nangyari sa amin. Na-damage yung, may mga na-damage na nerves sa brain namin talaga, na nag-cause ng hearing namin. Nagkaroon kami ng imbalance kasi isang tenga, hindi nakakarinig. Kaya nagkaroon ng imbalance, yung equilibrium mo nawala. Kaya talagang hanggang ngayon, October nangyari yun, eh ano na ngayon? Mayo. So, ilang hindi month? Pa rin talaga nawala. Hindi nawala yung tinatawag nilang vestibular dysfunction or vestibular disability na consistently merong hilo. Kaya parang, you know, semi-disabled kami. We cannot drive. We cannot go out by ourselves. Although nakakalakad naman na kami. Before no, na I'm telling you, si Papa Knowles, he has to have a walker for him to be able to walk. Kasi matutumba siya talaga. Mas malala siya eh. Mas malala yung nangyari sa kanya. Mas natamaan siya ng mas matindi ng meningitis. Ako medyo mas madali akong naka-recover. So, nag-walker siya. Eventually, nag-walker siya whenever he tries to walk. And then, whenever we go out, like we have to go to the hospital for therapy or check-up, wheelchair siya. Ako rin naman, nag-wheelchair ako eh. Pag lumalabas ako, let's say, punta kami ng grocery, hiraman kami ng wheelchair. Ganon. Ganon yung eksena namin, kapatid. Paano nyo nakuha yan, Slani? Paano nyo nakuha yung meningitis? Yun na nga eh. You would wonder how. We asked ourselves, kaming dalawa, parang, paano nangyari? Parang, ha? Diba parang, paano nangyari? Na alam mo yung talagang exactly the same kami. Yung nangyari sa amin. Biro mo, October 8 ng madaling araw, mga 2 a.m., nilagnat si Papa Knowles. Talaga nag-chill siya. Ay, hindi pala nag-chill siya. Ganyan, nilalamig ako. Lagyan mo ako ng medyas. Sabi niya ganun. Hinipo ko yung paa niya. Ang lamig talaga. So, nilagyan ko siya ng medyas. Tapos, siguro after half an hour, pumutok yung fever niya. Ang init niya. Okay, mga 38, ganyan. Tapos, ako nakatulog pa ako. Pag-gising ko, ako na yung nanginginig. Mga 7 a.m. Sabi ko, ako na rin, nilalamig ako. Yun na yun. Yun na pala yun. So, syempre, mag-step back ka, mag-rewind ka, paano to? Ano kinain namin? Sa kami nagpunta? Sinong nakasama namin? Yung mga ganon. Diba? Pero nung nasa ospital na kami, actually pala, Friday yon, pinasundo ko na siya sa ambulansya. Pinakuha ko na siya sa ambulansya kasi kapatid, hindi maganda itsura ni Papa Knowles. He was out. I tried to, you know, kakausapin ko siya. I would ask questions. He wouldn't answer back. As in, kapatid, wala siyang malay. Wala siyang malay. Gosh. He would be just sleeping. Or kung bubuksan naman niya yung mata niya, he would just be, you know, looking straight. Yung eyes niya nakagayan lang, oh. Alam mo yun? Parang, oh my gosh, what? Sabi ko, ano to? Ano to? Ano to? Parang, anong nangyayari? Parang ganun. Pero ako, ang sama na rin talaga ng pakiramdam. Talaga, ang sama nung pakiramdam, kapatid. Siyempre, isipin mo agad, shit, COVID ba to? COVID ba to? Alam mo yun? So, yung mga kaibigan namin, pinadala na kami ng COVID kit. Yung mga gamot, mga ganyan, mga gargle, mga ganyan, pang-gargle, pang, mga ganun. Alam mo yun, parang sabi ko, ano to? So kaya, since parang wala na siyang malay, disoriented siya, parang twilight lang yung ano niya, pinasundo ko na siya sa ambulansya ng Friday.
ako talaga hindi ko na matiis. Sunday naman ako pumasok. ICU kami pareho, kapatid. ICU. Tapos series of tests. Blood. Ako nga pagpasok ko, kinuhaan ako ng lumbar. Tawag nila lumbar tap. Kasi kukuhaan ng fluid yung spine mo. Oh, okay. Para kasi kinuhaan ako ng blood, may nakita sa blood namin pareho, kapatid. Ang nakitang bacteria is called Streptococcus suis. Two words yun. Streptococcus suis. Suis meaning swine. Swine. Baboy. Oo. Tapos, inibistagahan kami, tanong-tanong ng tanong yung mga doctors, yung mga infectious disease doctors, neurologists, so sino-sino na nag-ano sa amin. Sabi, so we heard po the ano, sinabi sa amin na you have a farm. Sabi sa akin, ganun. Sabi ko, ako po, kailan kayo nagpunta sa farm niyo? Sabi ko, ay, ang tagal na po. Kasi po nga COVID, hindi kami nakapunta sa farm. Ha? Meron ba kayong nilapitan na animals ninyo? Ganyan-ganyan. Baka, aso, ganyan, baboy. Wala po. Kasi po, okay po. Kasi po, yung sa test nyo, it only suggests that nag-ingest kayo, naka-ingest or nakakain ng masamang meat. Oo. Particularly, pork. What? Baboy. Eh, kapatid, hindi kami kumakain ni Papa Nols ng pork. Paano kaya nangyari yun? Diba? Parang, ano ito? Parang, ha? Hindi ba siya airborne? Tinanong namin yun. Tinanong namin yung kapatid. Kasi, Monday and Tuesday, nagpunta ako ng LTO. Monday, kami dalawa ni Papa Nols, LTO. Kailangan kong bumalik the following day, Tuesday. Ako na lang ang nagpunta sa LTO kasi nagpahinga na si Papa Nols. Hindi maganda pakiramdam niya. Ako na lang. Sabi ko, tinanong ko nga, sabi ko, baka hindi po ba ito ano? Kasi ang daming taong nagpa-picture sa akin. Hindi ho kaya isa doon, may meningitis at nahingahan ako. Ganun, syempre, nakamask naman, ganyan. Hindi po eh. Bacterial po ang nangyari sa inyo. Hindi siya viral meningitis. It's bacterial meningitis. Nakakatakot naman. Yes, kapatid. Hindi mo alam kung saan galing. Ito na lang ang maaano namin. Tuesday, 2 days prior to Thursday, kumain lang kami ni Papa Nol sa isang restaurant sa BGC. Sa isang Korean restaurant. Hindi kami nag-order ng pork. Dahil nga hindi kami kumakain ng pork. Chicken barbecue and chicken. Hindi nga kami nag-ano yung barbecue sa harap mo, oh, di ba? Oo, yung lulutuin mo sa harap, sa lamesa mo. Hindi. As in a la carte lang nag-order kami. Yun na yung talagang marirecall namin na baka maaari nagkaroon ng cross-contamination or whatever, or food handling, hindi tama. Yun lang talaga maisip namin. Because Wednesday, ang kinain namin was salad and wrap na wala namang pork. Nakakatakot naman. Hindi mo alam kung kailan ka aatakin or may infect na mga ganyan. Pero yung recovery nyo hanggang kailan daw? Kasi di ba meron kang concert? You have a concert with Martin. Ako excited. Correct. Meron kaming digital concert ni Martin. Yes, paano ka kakanta, paano ka gagalaw, paano yung rehearsal? Eh sabi mo nga medyo nahihilo-hilo pa, medyo hindi pa masyadong magaling or something. Alam mo, nung last year, no, nung na-hospitalize na ako ng October, wala na, hindi na ako nakapagtrabaho sa The Clash. Kaya, I'm just really happy and thankful that, you know, at least si Pops, available siya. Siya ang pumalit sa akin. So, parang 3 weeks lang
ako sa 3 weekends sa The Clash, tapos wala na. Wala na, hindi na ako nakaano sa The Clash. Hindi ko na natapos. So, pinabalik na, di nagpapagaling ako. Pinabalik lang ako nung December para naman maka-join ako sa Christmas presentation ng the Clash. And that was the first time again after being hospitalized. That was the first time again na makakanta ako. And I'm telling you, kapatid, ay, Diyos ko po. As in, ang hirap kasi sa totoo lang, bingi. Sinasabi ko nga, it was really, really weird kasi nung nasa hospital pa lang kami, ang tinis nung pandinig namin. Ang tinis, talagang yung boses ng tao matinis. Tapos pero ang hina. Talagang ang weird. Anyway, so tinatry kong kumanta, hirapan ako. Nahihirapan ako kasi yung music, yung music parang umaalon. Let's say, kunwari, minus one, di ba? Siyempre, kakanta ka minus one. Let's say, dito, naka-set up ako ng sa computer ko, andan yung mga music ko, tapos naka-ano ko. Gumaganon yung tono, kapatid. So sabi ko, oh my gosh, paano ko ito masusundan? As in, yung music was nasisintonado. Ganon. Pag malayo, nag-iiba yung key, tapos pag malapit. Basta, it was so weird. Eto na, kumanta na ako nung Christmas nga. I'm telling you, kapatid, parang hindi ako singer. Iba. Parang even yung vocal cords ko, para siyang, tawag mo ba doon? Parang, sinasakal? Ha? Parang sinasakal or parang merong something, may bara or ano? Para siyang, parang nag-shutdown. Para siyang nag-shutdown. Tapos nga nung ano na yun, parang maraming nakapansin, parang nagkumapal yung boses ko na mas malaki, parang mas mababa, mas ganon, parang nag-thicken yung tone ng boses ko. Mas malaki daw, mas mababa, mas parang ganon, parang mas makapal. Parang yun nga din, parang napansin ko nga, parang nag-shutdown talaga tong nahirap akong kumanta. Na parang yung hindi ko madinig ang boses ko. Ganon. Ganon yung pakiramdam na parang, oh my gosh. Parang, tapos, and I told myself after singing that night, oh my gosh, sabi ko, ayoko nang kumanta kung ganito lang. I told that to myself. Ayoko nang kumanta. Parang, so parang titigilan na, parang retired na, ganon. Oo, parang sabi ko, parang, what is the use? Kung ganito lang. Sabi ko, parang, hindi ko nadidinig boses ko. Hindi tama yung nadidinig ko. So parang sabi ko, parang, bakit pa ako kakanta kung ganito rin lang naman yung lumalabas sa boses ko? I cannot hear my voice well. And hindi ko madinig ng mabuti yung music. Dito kasi mahina tong kanan. Mahina siya talaga. At saka, kasi ito yung nakakarinig, itong left side ko. Pero mahina din. Hindi siya 100%, kapatid. At saka, somehow, pero if I'm going to compare it from the time na nasa hospital kami, mas masidhi talaga. Merong konting improvement itong left ko. Pero, ang weird eh. When I cover my left ear, and if you're going, kung yung sound na papasok dito sa right ear ko, scratches lang yung ganun yung madidinig ko. At saka, mas mataas yung nadidinig ko dito, mababa. So, hindi talaga pantay. So,
nung kumanta talaga ako nun sa The Clash nun. At tapos binag-guest ako uli sa All Out Sundays ng January. Parang New Year, ano nila. Sabi ko talaga, ayoko nang kumanta. Promise talagang sabi ko, ano ba naman to? Kung ganito rin lang, sabi ko, parang sa loob-loob ko, bakit ako pagsasagaan ng tao na ganito madidinig nila sa akin? Alam mo yun? Kasi kung ako nga, hindi ko nga nadidinig yung boses ko ng matino eh. Paano ko, alam mo yun yung, syempre naman ano, alam ko naman yung nadidinig ko, yung boses ko, yung how it sounds. Talagang ano kapatid, hindi ko nadidinig kung ano yung boses ko noon. Ganon. E sa loob-loob ko, bakit ba ako kakanta kung ganito rin lang? Diba? Friend, sorry ha, I made you cry, pero nararamdaman ko talaga yung takot mo. Sa totoo lang, kinikilabutan nga ako. Sabi ko, hala, bakit nangyari kailangan ni Miss Lucha ito? Just me, singing pa naman ang buhay nun at buhay din namin na mapakinggan ang boses mo, ang pagkanta mo, yung mga gano'n na parang, my God, may ganito palang eksena, parang muntik-muntik ka na. Pero, paano ka na-convince na kumanta ulit? At paano mo na napaglabanan yung fear mong yon? And gamitin ito para at least mas lumaban pa to fight for to serve or to live and sing again. Sorry ayoko ha. Sabay ganun eh, no? Ayoko na nga. Huwag naman ganun. Kasi syempre, pero eto nga, di ba may concert ka, parang, naku, pagkatapos na parang, wow, gusto namin marinig ulit ang isang Lani ni sa Lucha, medyo matagal-tagal na rin. Hey, nako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung isasagot ko sa'yo, dun sa question mo. Sa totoo lang, kung ano yung, was there any motivation for me to continue singing? What was the motivation for me to be able to go on and continue with my singing? Honestly, I do not know what to answer with your question. Really, I don't even know if there's any motivation for me to go ahead and continue with singing. Hindi ko alam ko. was there really an answer for that? You know, it's pero sa totoo lang, Miss Lani friend, parang sa, ang mga singers kasi kahit gaano ka kawalang kumbaga parang wala sa wish ang boses nila o ang vocal cords nila, once they're on the stage at na-feel nila yung buong entablado at na-feel nila yung vibes ng gagawin nila, parang may milagro eh. Biglang lumuluwag ang boses na parang, ha? May sipon ba to? Ha? Meron ba tong ubo? Ganun. Masama ba boses? Parang hindi naman. Yung parang may sariling, ano ba tawag dito? May sarili siyang antibody na bigla nilang lumakas. Nawala. May mga ganun kayo eh. Hindi, totoo yun. Totoo yun. It's probably because of the adrenaline and all the energy you're gathering from the audience, from the place itself. Kasi it's completely different kapag, you know, you're already standing in the center of the stage and nandun na lahat, you know. Siyempre, kumbaga, you're drawing all the energy from everything. Yes. The moment the lights hit you, hit your face, and you know you can feel the audience. You can feel the whole energy of the room. Siyempre, nag-iiba na eh, parang yun, nag-iiba na yung lahat ng ano mo.
I don't know kung ganun nga ba yung nangyayari. Kasi ang ano ko ngayon, nasa All Out Sundays ako every Sunday. You know, yun ang parang pinaka ano ko, pinaka, ang tawag mo ba doon? Parang training ground ko uli. Parang nagsisimula ka ulit. Ano? Parang nagsisimula ka ulit. Oo, actually, parang, yun ang fee, sorry ha, I keep on twitching and, kasi, ang chapter ng ano ko, chapter itong aking, nasira kasi na ano ko, nahuhulog ko. Oo, parang ganun, parang baby steps uli, ganyan, I had vocal sessions uli, parang nire-retrain ko yung muscles ko. Kasi para siyang natulog. Alam mo yun? Yung nga parang ganyan yung pakiramdam ko na parang nag-shutdown yung vocal muscles ko lahat. Kasi talagang, I don't know, bumaba yung boses ko, nahihirapan akong i-produce yung sound. Parang, yun nga, I'm really having difficulty in producing the sound that I used to hear before. Parang ganun. Kaya, yeah, baby steps again, I guess. And at may awa ang Diyos, syempre, alam mo yan. Pagdating ng time ng concert niyo ni Martin sa June 9 ba ito, friend? June 5 and 6. June 5 and 6. Ako, nakakaloka. Parang kayo lang yata ang kauna-unahang artist na babalik sa live concert na ang gamit ay isang malaking theater. Kasi yes. Mostly puro mga, di ba, puro mga virtual lang na sa isang lugar lang, sa isang maliit na lugar. Pero binuksan ng Soler Theater para sa inyong dalawa ni Martin. Yes, yes. Yeah, ako nga, nagpapasalamat din ako sa Soler dahil, you know, they were so kind enough to, you know, to accommodate us and have us use their venue. At least, you know, parang talagang at least concert na concert. Kasi, di ba? Kasi theater talaga yun, di ba? Talagang ginagamit naman yung Soler Theater for concerts and shows. So, at least para ma-feel man lang namin, oh, kahit wala, bawal lang audience, di ba? At least, you know, it is a stage, a huge stage wherein you can put all your musicians, your, di ba? And yes. You have the complete lights and ganon. At least, kahit kami ma-convey namin yung same energy sa digitally, di ba? Kahit pa paano. Ayun. Bago tayo magpatuloy, friend, basahin mo na dami-daming nag-message sa atin na talaga naman super nagmamahal sa'yo. Sabi ni Maria Elnora Halili, hello, I'm your big fan, mahal ko po kayo. At sabi ng mga Lani Misa Lucha Angels, nage-hello. Si Alec Paolo Bentosilio, who's watching. Hindi sila bumibitaw. Si Ems Benedicto. Oh. Ayan, we love Lani Misa Lucha from your angels, Lani Misa Lucha Angels. Si Jeff Mendoza, Mendoza Pascua, Asia's Nightingale. Si Mark Bautista, hindi rin ito bumitaw. Hi, Ate Lani. Mark Bautista, RN. Mukhang registered nurse ito. Oo. Hi, Mark! Ay, kikilakit mo ba si Mark? Ano, no? Kilala mo si Mark Bautista, RN. Oo. Na-meet ko na siya. Si Jessel Abby Villanueva. Ayan. Si Alison De La Cruz. Si Adi, si Gemma. Si Tita Violi Barcas na tiga San Diego is also watching. Nag-hello din siya sa'yo, Lani. Tapos si Jaycel May Bisenio Cervanya. Si Minerva Pobleta na kung aking kaibigan. Sabi niya ganon. Ang nag-iisang Miss Lani Misa Lucha, very time lang interview niya. It just show na lahat tayo yung pinagdadaanan na trials. Ayun. Si Baby Lea Cleofe. Si JM Salamat. Thank you, JM. At maraming iba pa. Naku, si Wendell Alvarez also watching. Add, select, anidem. Naku, ang dami-dami pa. Pasensya na hindi ko kayo mababasa lahat. At alam po ninyo na mahal po kayo ni Miss Lani Misa Lucha
friend, hindi na kita masyado aguren dahil ang promise ko kay tita, kay Papa Nols na mga sandaling-sandali lang, pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi isinare mo kung ano yung pinagdaanan mo na parang meron kaming natutunan sa'yo, sa totoo lang. Maraming maraming salamat. Naku, salamat din kapatid. Thank you talaga. At least kahit this way, eh, nagkikita tayo kahit holding hands nga tayo kapatid. Okay, yan. Magtsaga-tsaga muna tayo sa ganitong paraan. Thank you for inviting me. And sa lahat po sa inyo na naka-tune in sa amin ngayon, maraming maraming salamat po in sending all your comments and love. Thank you so much. And please, please do stay safe. And let's just all continue to pray that, you know, we will all be protected and our loved ones, our families, and hoping to see all of you soon. And yun nga po, yung concert namin ni Martin sa June 5 and 6. Thank you, kapatid. Thank you, thank you. Meron akong kaibigan si Resi Lagare. Siya ay isang international fashion designer. Of course, Resti. Hi, Resti. Ayan. O, sabi niya, hello, Miss Lani and BFF Ray. Ayun. Nako, sana madamitan ka nito ulit. Ayun. Oo, anyways, sana. Maraming salamat sa'yo, friend. I love you so very much. And God bless you. At panonoodin kita. Sana may libre, yeah. Ano? Ako ba? Virtual. Thank you. Any more to say? Meron ka pa bang gustong sabihin pa or any party? Ano pa ba? Yun lang naman at saka yung belated Happy Mother's Day nung Sunday. Happy Mother's Day. Belated Happy Mother's Day sa nanay ko, sa sisters ko, si Ate May, si Carlene, at saka sa sister-in-law ko na si Monette, and of course sa dalawa kong anak na pareho ng mother, si Luven and Leanne. I love you so much and I'm so grateful and happy that you gave me and Papa grandchildren. Sino pa ba? Of course sa mga friends ko, belated Happy Mother's Day. Thank you so much. And Happy Mother's Day din sa iyo, friend Lani. Ayun. Maraming maraming salamat again at thank you Papa Angels, Lani's Angels. Thank you so much. Ayan po mga kabante, si Miss Lani, Miss Lucia, the one and the only Asia's Nightingale. At ito po si Ray Pumalo at maraming maraming salamat po sa pagtutok niyo sa amin. At lagi po namin sinasabi, walang atraso sa telling sa chika super galing ang Abantel Liling. Thank you, I love you. Love you, kapatid. Thank you.